What's up guys? Sa video ito ay pakikita ko sa inyo kung paano nilalagay ng disc brake mount ang ganitong classic road bike. Nice steel frame. Yan. Ngayon, ang gagamitin ko sa kanyang disc brake mount ay kagaya nito. Familiar ba to sa inyo? Siyempre. Ito kasi yung nabibili sa mga bike shop na kinakapit o kinaklam lang, tapos itong likuran, iniipit sa may skewer o sa may sa may ehe. Tapos itong part na to, ito yung kinaklam sa frame o kaya sa fork. So, ito yung ginagamit ko ngayon dahil mabilis lang siyang kuhanin. Kumbaga, hindi na ako mahihirapan mag-fabricate. Tapos, itong isang to, pinutol ko na, pero same lang sila. Yan. So, gawin na natin to. Kaliber kasama yung adapter. Iba to million yan, isa naka-alib. Thank you.
At ayun na nga, nakabitan ko na ng disc brake mount itong frame na ito. Yan. So, smooth naman siya. Minalagitik lang doon sa aking rim set dahil sira na to. Kumbaga hindi na siya naka-align. Kaya medyo papaling-paling na yung rotor niya. Pero overall, okay naman siya. Wala siyang yung sabit na talagang ipit na ipit. Kumbaga. Ngayon, ito yung ginamit kong disc brake mount. Ito yung nabibili online o kaya sa mga bike shop kung meron sila. Stock na ganito. Tapos, ito lang din yung nilagay ko. Tinabasan ko lang. Ngayon, kung gusto nyo magpalagay ng ganito sa akin o kaya kung saan man, mas mainam kung dadalhin yung inyong caliper. Ito. Tsaka yung rim set o kaya wheel set ninyo. Bakit at para saan? Unang-una, para accurate yung pagkakalagay nitong disc brake mount. Pangalawa, para siguradong hindi iipit itong ganito. Kasi minsan, pagkagaya nitong ginagamit ko, ito ay kumbaga generic, mumurahin lang. Iba pa rin yung angle niya, angle yung pagkakabit niya, tsaka doon sa mga medyo mahal, kagaya ng mga Shimano. Ang ganito kasi, meron pa siya mga spacer na naililipat yung angle, kaga ito. Yan, kung makapapansin nyo, may kawang siya dito, yun yung spacer. Yung iba kasing caliper ay diretsuhan ang nilalagay lang. So yun, minsan kasi, pagka galing dito, kagaya nito, yan, kitang-kita nyo naman na smooth yung ikot niya, saktong-sakto, walang sabit. Pagka kinabitan nila nung
bagong caliper o kaya ng ibang klaseng caliper, nagkakasabit na siya sa disc brake at sa pad. Nagsasabit yung dalawa o nagkakasabitan. Ngayon, hindi maganda yung ikot tsaka maingay, masakit sa tinga. So, yun lang ang aking advice. Dalhin nyo yung inyong ikakabit na caliper tsaka yung inyong rim set o kaya wheel set. So, dito ko na rin tatapusin tong ating video. Sana na-enjoy ninyo. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Tapos, huwag nyong kalimutang i-like itong aking video ito. Tapos yung iba ko pang mga video. Tapos kung meron kayong mga katanungan o gustong i-clarify, mag-comment lang kayo sa baba, sa comment section natin. Tapos i-share nyo na rin. Malay nyo, yung mga tropa nyo gusto palang magpalagay ng ganitong disc brake mount. So, tutulungan nyo siya. Matutulungan nyo rin ang aking negosyo. At kung di ka pa nakasubscribe, huwag ka nang mahiya. Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video ang aking ilalabas. So, paano? Hanggang sa susunod na video. Keep safe. So, yun lang. Goodbye and Godspeed. See you next video.